Magandang araw mga kaibigan. Welcome to my channel, Be Healthy and Well po. Marahil ay kilala nyo ito. Ito po yung trending ngayon. Ito ay walang iba kundi si Christine Dasera, yung flight attendant ng PAL Express na natagpuang patay sa hotel na kanilang pinuntahan sa Makati. At ang kanyang pagkamatay ay naging controversial na kung saan ay ang sabi ng PNP ay rape slay. Oh no. Ang sabi naman ng mga respondents ay ruptured erotic aneurysm. Oh. Ang hirap maging doktor. So, ito po natin alam ang katotohanan patungkol dito. Kasi yung kabila ay mayroong ebidensya at yung kabila naman ay mayroon ding ebidensya. So, ano kaya ang totoong nangyari kay Christine Dasera? So, ang gusto ko pong tingnan natin ay yung kanyang nanay. Ano? Ang kanyang nanay ay talagang naapektuhan. Ano? Siya ay nagdalamhati at talagang siya ay namighati at nabigla sa nangyari sa kanyang anak. Totoo naman ang sinabi ni Claire de la Puente na dapat ang anak ang naglilibing sa kanyang nanay. Pero sa pagkakataong ito, ang nanay ang maglilibing sa kanyang anak. Napakasakit sa isang nanay ang mamatayan ng anak. Kasi kung tutuusin, mula pa nang ito ipinaglilihi ng nanay, pinagbubuntis, ay talagang nagsasakripisyo na yung nanay. At nung ito'y kanyang iluwal, siya ay nagbuwis ng kanyang buhay. At nung sanggol pa ito ay kanyang inaaruga, inaalagaan, nagigising ng madaling araw, nagpupuyat, upang mapadedi lamang yung kanyang anak. Pagkatapos ay binabantayan ng mga lamok, na hindi man lamang ito madapuan hanggang sa ito ay lumaki, inaaruga ng nanay, inaalagaan ng nanay. At ang ibang pinakamasayang tao sa mundo kundi yung mga magulang, no? Lalong-lalo na yung nanay. Pagkatapos ay bigla mong mababalitaan na ang iyong anak ay namatay sa murang edad. 23 years old si Christine Dasera. So, ang unang statement ng PNP, rape slay. Rape slay, no? Kaya, itong nanay ay sumisigaw ng justisya, justice for her daughter. Subalit, paano ba makakamit ang tunay na justisya? Siyempre, lahat ay naghahangad ng justisya sa pagkakataong ito. Yes, pero tandaan natin, hindi lamang yung nanay ang naghahangad ng hustisya. Maging yung mga nanay na mga respondents ay naghahangad din ng hustisya. Marahil, ang dugo ni Christine Dasera ay sumisigaw din ng hustisya. Oh no! So, paano ba makakamtan o makakamit ang tunay na hustisya? Para sa akin, makakamtan lamang ang tunay na hustisya kapag ang katotohanan ay nailahad. When truth prevails, justice will be served. So marami po ang naglalabas ng mga bagong ebidensya sa nangyaring ito kay Christine Dasera. So abangan na lang po natin at papasok na rin po ang NBI sa investigasyon. At titingnan nila yung talagang nangyari kay Christine Dasera. Yung autopsy ay pag-aaralan. Yung mga bagong photos na lumabas dun sa hallway ng hotel ay ipinapakita rin. Kasi ang PNP, ginagawa nila ang kanilang trabaho. Yun nga lamang ay hilaw pa. Pero parang mayroong gray area dun sa sinabi ni PNP Chief Debold Sinas na case solved. Case solved. Marahil ay hindi pa po case solved ang kasong ito sapagkat ongoing pa rin ang investigation. So, pag-pray po natin na makamit ang hustisya at lumitaw ang katotohanan sa nangyaring ito kay Christine Dasera. So maraming salamat po sa panonood.
Hanggang dito na lamang po muna ang aking vlog. Salamat sa iyong oras. Kung nagustuhan mo ang mga vlog na ganito, ay you may hit the like button, you may share, and you may make your comments, and you may subscribe na rin sa aking channel. Be healthy and well. God bless po. And I am praying for you. I am praying for you guys.